Naroon po si Laila Chikadora Pangilinan. At kayo po ay nakatutok. Hindi habang all the Pangilinas in the studio, sorry po. Okay, okay lang, okay lang. Ayan. At kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig sa programang Bagong Gawi, kung saan kasama nyo nga po ang tandem ni na Laila at ni Mon. Pag pinagsama ho yung dalawang pangalan na yan, it equals to Lamon. Laila at Mon equals Lamon sa super agang umaga. Wake up na! Bagong Gawi! Again, sa mga nagsisend po ng mga comments sa ating FB Live, mamaya ho, kapag may oras po tayo, babasahin po natin yan. Pero pansamantala, dito muna tayo sa ating pamain ngayong araw. Yan, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin sa FB Live o mga nakikinig sa radyo na merong internet, yan, pwede natin pagkakitaan yan ngayong 2022. Internet nyo man, o baka internet ng iba, ayan, i-transform natin ang skills, talents, at expertise po ninyo into kita. Paano, no? Yun yung tanong. Alamin po natin mula sa ating bisita, hindi po biro ang pinagdaanan din niya bago niya na put up ang kanyang negosyo na ipinanganak lamang ngayong pandemya. Correct. Isa po siyang all-around professional at social media expert. 11 years na din po siya sa online marketing at ang specialty niya ay digital directories na malaking tulong po sa local professionals and businesses sa bansa. Isa rin po siyang online entrepreneur. Ayan. And software marketing solutions provider. Mga kapatid, mga kaibigan, palakpa ka naman po dyan. Mga digitizens of the new normal, maparadyo o internet man. For JB Dela Cruz. Hi, Sir JB. Good morning. Good morning, Team Lamon. Salamat, salamat sa pagising na maaga. Oh, Sir thank JB. You then. Yes, Miss Laila. Alam mo, kamukha para ka palang ano, no, human version ni Jimmy Neutron. Ngayon ko lang napagmasdan. Diba? Yung buho kasi yan. Parang ang lakas maka Jimmy Neutron eh. Anyways. Medyo tinatago ko yung mga... Nauubos na. Ay, hindi. Maganda. Swabing-swabe, bagay na bagay. Anyway, Sir JB, good morning. Good morning. Bago tayo magtungo dun sa ating mga, ano, dun sa mga maaring pagkakitaan ng nating lahat using the internet, konting-konting kwento naman kung ano nangyari sa'yo ngayong pandemya. Kasi alam mo, Mon, very inspiring din yung nangyari kay Sir JB. Alam mo, ang dami niyang hats and one of them is being a magician. Yes. Ayan, alam mo naman yan, Miss Laila. No? So, yeah, my background, I'm a corporate guy before. And then, magic is a passion. And then, syempre, since for 10 years, full-time ako as an artist performer. And then, I offer the services to perform. And I market myself using the internet. Okay. Pero, nung nag-pandemic, nung 2020, lahat ng yan ay nagbago bigla. So, nawala. Zero. Nag-zero ang mga racket. Nag-zero ang events. Affected lahat ng event industry. And I am in that industry. That was my main source of revenue and income. Yun yung nangyari sa akin, Miss Laila. Mm-hmm. Kumbaga, ano yung strategy na ginawa mo, sir, to survive or to surpass this? Nako, syempre, tulad ng iba, ng mga naapektuhan, no? Ibig sabihin, zero, jobless, wala akong trabaho. So, and of course, I have a family, di ba, to support, and bilang tatay, provider, di ba? So, maraming ano, sumagi sa isip ko, ay talagang lahat, willing akong gawin para kumita. At ganyan din naman yung mga ibang mga kaibigan ko na nasa industriya. So, lahat. Tinawagan ko ang mga dati kong ka-opisina at you know, tumagi talaga sa isip ko. Hindi naman ako mahiyang sabihin yon dahil it's just okay. And then I call them up and really I ask for any openings and yung mga kapatid naman natin sumagot, di ba? At nagsabi na sige, sasabihan ka namin ganyan. Pero later on, talagang hindi pa rin ako sumuko kasi ako yung tao na very I am not afraid of changes. So nagpivot ako. Hindi naman total pivot dun sa ginagawa ko na magic. Okay, walang event, walang live, may internet.
at dati na ako nag-webinar, wala pang Zoom before, ginagawa ko na to. But di kaya ako mag-virtual show. So in-offer ko ngayon yung pagiging entertainer natin virtually. Nag-create ako ng virtual shows. Aba, nagustuhan naman ng mga parents at ng mga companies, lalo na ng mga early April. Isa sa mga telecom industry kumuha sa akin. Kasagsagan niya ng pandemic, ng ano talaga, lockdown, sir. Para mag-virtual show dito sa bahay ko at nanonood 500 ng mga kliyente nitong telecoms company na to para pasiyahin ko lang sila at kanilang mga pamilya sa bahay daw. Aba, okay. And then, effective. And then, later, yun na, sunod-sunod na. And then, syempre, hindi rin naman ganun kalakas that time. So, sabi ko, I really wanted to leverage on the internet. I am in Facebook. Pagising ko sa umaga, ganun na kaagad. Morning. Alam mo na agad, Messenger. Alam mo na yung news feed. So, but hindi ko, I want to do. So, I researched. Hindi to overnight. Nag-research ako kung ano pwede kong gawin sa buhay ko. Ano ba yung mga masaya akong ginagawa ko na pwede kong pagkakitaan? So, bukod dun sa virtual show, well, dahil I've been doing webinars din naman. So, nag-create din ako ng mga classes. And then, dahil nga I've been doing digital marketing, promoting myself even before the pandemic. So, I certified myself to be a digital marketer in the US. Email marketing certification, digital marketing certification. Nag-enroll ako just for the, you know, for the papers. But for me, ang importante experience eh. Yung iba kasi dyan, magkaroon lang ng papel, akala nila yun na. Pero it's about how, yung experience talaga sa akin. Then yun, and then nagtayo ako ng kumpanya. Maraming pumigil sa akin, sinabi, naku, pandemic ngayon. Pandemic case. Yung, ngayon ko pa magtatayo, pandemic. Oh, yan, may marami ka naririnig na ganyan, no? Sino ang bibili sa'yo? Paano may offer? Ang dami nang gumagawa niyan. So, ayun yung mga tao na dapat mong mahalin, pero isang tabi mo sila. Tama. Kasi, mahal mo sila. You may not avoid them, but hayaan mo lang. Huwag mo silang pansinin. Oh, pero may mga tao, yeah, totoo. Kasi ako, hindi naman ako yung tipong, I can say, independent, na not dependent. Of course, I have some mentors with me. And siguro isa na dyan, si yung boss ko, si Butch, no? Butch J. Butch Jimenez. Talagang ako pinapabayaan din. At pag kailangan ko ng konting tulong, mentorship, natawagan ko yan. Si Dean Pax Lapid, isa din yan sa mga kaibigan natin. So, yan yung mga tao na talagang sana pinapakinggan ko. Pero yung mga iba, pinapakinggan ko. Pero pag alam kong kaya ko to, naniniwala ako dito. Tinuloy ko. So, yun. Ang nangyari, oh my goodness, nagulat na lang ako na, wow, parang expert na ako. Kasi hindi ako tumigil mag-aral. Ito ha, mag-aral, mag-research, at mag-spend ng oras. Hindi ito overnight. Ha? And I was able to build a company in the middle of the pandemic. I'm a corporation, so I'm the founder and CEO of SMI Digital. And inside SMI Digital, unang-una kong ginawa, Sir Mon and Ms. Laila, is yung affiliate marketing. Mamaya din discuss natin yan. Affiliate marketing. Affiliate marketing. Affiliate marketing. Okay. Yeah, so lalaksan ko lang yung aking audio. Yan. Makabilang po yung bingi. Pasensya na. Bago kasi sa pandinig namin, kaya napaganon kami. Mamaya, i-discuss yan. Makatulong sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Yun yung unang ginawa. So yan po yung tampok sa mga ano nyo po, sa mga classes or sa mga webinars po na ginagawa nyo. Iba-iba. Isa yan sa mga pwede mong gawin sa internet eh. And then syempre, binagit ko na una, di ba, virtual show. So that's my talent. Pinagkakitaan ko siya hanggang ngayon. Lalo na nung November at December. Yes. Ay nako, sobrang kabilaan yung dikit-dikit talaga. Oo, pero yung itinago mo, pinaliligo mo pa nung time na yun eh. Pero hindi ka na nagpa-park, Miss Laila, ha? Ha? Magpapalit ka na lang ng Amerkana. Kasi kung dati live, magpa-park ka pa, nako, sa Makating show ko. Sa QC yung next. Nako, hindi ako abot, ma'am. Eh, dito hindi. Talagang, ngayon, okay, pwede. Zoom room, papalit-palit lang ng Amerikana at Zoom room or whatever, yes, ano, di ba? Siyempre, yun. Totoo yan. And then, marami pa akong i-discuss yung affiliate marketing na talagang, and then I created my own, hanggang nag-research ako, I connected myself din sa mga tamang tao, not just in the Philippines, ha? I have partners in Canada, in India, in Bangladesh. These are software developers na ngayon, kaibigan natin.
And I created my own marketing software developer development na makakatulong sa negosyo ng mga local natin dito. Yun yung advocacy ko din. Grabe, ni-level up mo sir yung ano ha, kawalan mo ng trabaho ha. Yeah, and into this grabe. Maraming job opportunities, 'di ba? Yeah, grabe, sobrang na-maximize mo po yung opportunities na dinala ng pandemic. Ang galing lang, ang galing na mindset mo. Parang maganda pakinggan yung sinabi mo, Sir Mon, no? I-maximize mo yung opportunity. Sana ganyan din yung nakikita ng iba. Pero syempre hindi naman natin gusto itong pandemic. Pero wala may gusto. Dalawang choice, dalawa lang ang gagawin mo eh. Magmumukmok ka. Tapos may reason ka na, may alibi ka na pandemic eh, okay lang, walang kita. Or, you're gonna do something about it and you're gonna keep on moving. Yes! And, you know, yun yung ginawa ko. At yun din yung sinasuggest ko sa lahat naman ng mga nakakausap ko, sa mga klase ko, ganyan din. Na-excite ako, sir. I-discuss na natin. Ano ba yan? Ano yung mga pwede nating pag-usapan? Yung affiliate marketing, unahin na po natin yan. Sige, inulang lang tubig. Affiliate marketing. Kasi pag affiliate, parang naiingit ako sa boses ni Mon. Eh. Ay, salamat po, sir. Salamat. Ay, ano naman talaga ang puhunan yan? Yan talaga. O baka meron ako maupulot dito. Paano yung ano? Kamukha niya si Paolo Abilino. Wow! Kung paano ba yung affiliate marketing, baka applicable din yan para ma-market ko yung sarili ko. Oo. Yan. Okay, alam naman natin no, bakit ako naging advocate bigla ng digital compared to traditional, 'di ba? Ang traditional, ito yung may tindahan ka, may negosyo ka. Okay yan, I love it. I have a lot of relatives na meron ganyan. Pero nung nag-pandemic nagsara, naapektuhan ka. Ngayon, ang dami kong client sa SMI Digital na kinikwento sa akin, grabe JD. Kumita kami ng times 5 in the middle of pandemic because they are in the digital platform already. And I am not kidding. And I can say that I was able to do that as well in 2021. Not in 2020. Okay? Real talk tayo. So, syempre, meron yung mga transition and birth pains. Diba? So, in 2019, 2020, 2021, hindi natin alam na aabutin ito ng ganito katagal. So, for the info ng marami nagsarang company. Ibig sabihin, marami na wala ng trabaho. Pero, noong 2021, madami din na nag-resign. So, yung mga nawala ng trabaho at nag-resign, katulad namin, nawala ng racket, jobless kami, di ba? So, kami yon. So, kung nanonood ka ngayon at ikaw yon, para sa itong topic natin. So, first, sabihin ko lang muna, Miss Laila and Miss Mon, no? Yung mga i-discuss ko, syempre, it's too short of a time. Okay? Sorry, Sir Mon. Lamon, Team Lamon. Ano to? We are just going to open the doors for everybody. The doors of ideas, okay? Kasi we won't be able to discuss this ng talagang todo. So first, no? Pwede ka naman bumalik eh. Well, pwede. Kung invite mo ulit ako, Miss Laila. Okay. So, ano ang pwede natin gawin? Kasi maraming pwede pag-usapan about this. Ngayong, using your personal skills, yun nga sinabi ni Sir Mon kanina, and yung expertise mo. Kung hindi ka expert, yung pwede mong matutunan. Ito nang talagang, yung pwedeng gawin, hindi yung theory lang na ibang mga self-proclaimed coach dyan. Diba? Isang oras ka na nakikinig, wala ka pang natututunan. So, eto, unang-una, eto na. Diretso na tayo, no? So, walang order to. Okay, online teaching. Online teaching. Ngayon, bakit online teaching? Meron ba tayong image dyan, Ms. Laila? Pwede bang ipakita yung isang image dyan na online class, sample earnings? We'll try, sir, na ihabol. Pero sige po. Okay lang. So, diretso na tayo. So, online teaching. Ano yung online teaching? Alam nyo yung tawag dyan sa English siya. English, hindi ko siya sa Tagalog, LMS. So, Learning Management System. So, ito yung mga online classes. Online workshops. Online seminars. On demand. Pag sinabing on demand, hindi naman to live eh. Recorded. And then, nagbabayad ang mga kapatid natin, ang mga Pinoy natin yan. Ayan, okay lang. Sa phone na lang, okay. So, nagbabayad yung ating mga kapatid natin para umattend ng klase mo. Alam mo, napakalaki ng revenue na yan. Napakalaki ng industriya na yan sa buong mundo na binabaliwala ng ibang mga Pinoy. Ngayon, online teaching. Okay, JB, hindi naman ako teacher eh. O, eto na. So, workshop for all ages. Ano-ano pwede mong gawin? Unang-una,
Ayan, ito na lang sample. Udemy, yun yung pinakasikat ngayon na on LMS platform. Udemy. Alam nyo, ito tinakpala niya yung pinagkakitaan niya. Pero tingnan mo, ang course, sabihin mo ng mga nasa $20 lang. On demand, ha? Isa beses mo lang ito gagawin, Sir Mon, at Team Lamon, ha? Wala na, upload mo lang sa website. Tire-diretso na. Tingnan mo naman kung ilan yung total enrollment niya. 1,000 enrollment. So, dire-diretso yan. And yung earnings, tinakpan na niya. Kasi hindi na niya pinakita siguro. Ganun-ganun na kalaki. Yung next nga, yung second image na sample online learnings natin. So, ikaw ay musikero. Ako, I'm a musician. I used to play in a band in Club Dread. Na hindi ata alam ni Miss Laila yan. Pero I play rhythm guitar. So, nung college ako, nagtungutugtog ako show band. Ka-alternate ako dun sa mga sa Bulacan, sa Maykawayan, yung mga gumaganon. Tapos, kami yung ka-alternate. Totoo to, nung college ako. So, I play rock in a rock band. Show band. Okay. Mga musician, marami akong... Why don't you mention the rock band? Go ahead. Yeah, yun. What band were you a part of before? It's called Permanation. Kung nanonood yung mga kabanda ko. Matagal, sideline ko siya nung nag-aaral ako ng college. Mm-hmm. Yun yung pinaka ano ko, working student kita pag to support my schoolings. So good morning so, mga ka-headbang. Good morning guys. Sa ano ako, sa UE ako ng college, University of the East. Okay. So sa mga musikero, 'di ba? Kung ikaw ay bahista, hindi ba ako bahista or vocalist, gitarista, drummers, pwede kang gumawa ng lesson. Tutorial. Okay, Yeah, and ang dami kong kaibigan ngayon na kumita dyan ng 2020. Una, tinry lang nila. Pero yung enrollment, ang dami. Okay, isa-isahin ko muna yung mga pwedeng gumawa ng workshop. Voice talents, katulad ni Sir Mon. Thank you, sir. Pare-pareho lang tayo. Si Laila. Ako, hindi kasi ganyan. So, wala akong voice talent. I know a lot of people talaga teaching voice dub or voice over. May mga ganyan. At maraming gustong matuto niyan. Alam mo kung bakit? Kasi dahil nauso itong Zoom eh. Maraming gustong maging vlogger. So, gusto nilang matuto paano ba talaga yung tamang pagsasalita ng sa mikropono. Yung mga chef, yung mga bakers ba tawag dyan? Culinary. Yes. Diba? You can create a class and teach how to cook. Diba? Huwag naman laging YouTube video vlog agad yung pinaka first option mo. Tapos pag walang nag-like sa'yo, walang nanood, dismayado ka na. Gusto mo na pumalon, di ba? Sa planggana. Huwag naman ganon. So, pwede natin gawin yon. Alam nyo sa Udemy, ito, yung graph na to. Yung growth of courses from since 2010. Tingnan nyo, 2020 is the year of the pandemic. Ganon karami ang nag-enroll sa Udemy pa lang. Pero kung makikita nyo yung kita dyan ng ibang mga kaibigan ko, hindi ko na pinakita, talagang very significant talaga. Pataas pa yan ng 2021 kasi lahat ngayon is nasa virtual na. Mga sir, teachers, itong Udemy ang audience dito, international. International. Yeah. Ito lang ang pinakasikat. Pero tayo, ako, SMI, I have Academy Flix. Ilo-launch ko pa lang siya. Oh. So, may kasi baka ma-pressure ho yung mga kababayan natin na gusto sana magturo, biglang English pala. No, so pwede naman local tongue. Pwede Tagalog. Siyempre yung pwede local tongue. Oo, yung target market mo is the Philippine market. Okay. Ito alam mo ito lang on that, on that Udemy lang naman, on that Udemy. Singit ko lang ito si Gina Latrosay is very very much interested. O Gina Latrosay, baka pwede ka nang magturo ng cooking mo, 'di ba? Since wow, yeah. Ito yung Asian delicacies na taga France to, ha. Oo. Wow. Sincerado pa si Asian Delices, baka pwedeng i-divert mo muna dito para may additional kita, di ba? Yes, go ahead, JB. Dagdag din dito, Miss Laila, yung mga teachers, mga guro na nawalan ng trabaho. Tutorial yan online. Yan ang saktong-sakto. And then, ako, nakwento ko sa ito, Miss Laila, I'm launching my own video conferencing tool. It's called Meetly. And this really aims to help people to do webinars. And gamitin yung platform na to besides Zoom. Yung mga journalists na kaibigan natin, reporters, pwede kayo magturo ng workshop. Yan, yung how to do interviews. Di ba? And marami ako, pangarap ko maging field reporter, sa totoo lang. So, naiingit ako minsan, pinakikita ko si Miss Laila na nag-interview. Parang,
ang sarap, ang gusto ko yun eh. Gusto, mahilig ako sa ganun. And it's... Turuan po it's, namin kayo ni Mom, turuan kami mag-manage. Joy, just joy in that. And people will enroll. Di ba na, na alam mo yung mga plantita-plantita? Nagulat ako yung mga kaibigan kong macho plantito-plantita na. At nag-enroll sila, pati yung mga aerophonics, meron akong mga kaibigan na magician, nawalan kami ng show. Si he's a master now in aero, I don't know what you call it, sorry for the word, hindi ko alam. Yung, basta yung planting mga lettuce sa... Aerophonics, yes. Yun, nang walang hydro, garden. Hydro, yun. Aerophonics is yung pataas. Oo, walang, pataas. Pero yung hydro is via tubig naman, walang soil. Aerophonics, vertical, parang vertical garden. Correct. Hangin-hangin lang. Yun, yun pala yun. Ay, mamaya na yung image na yan. Okay, so, yun yun. So, yung mga, ay, dun yung mga copywriters, katulad yan, kayo ni Mon, si Laila. Alam mo, sa event ko, in my business, ang dami ko rin mga partners na freelancers, na scriptwriters, program writers, na nabibless natin for every project. At copywriter, mas mataas ang rate niya, na copywriter. Yeah, oo. Oh. And lahat ng pwedeng ituro. Okay? Wag walang wag niyo pansinin sa sabi ng iba kasi may nakausap akong gitarista na kaibigan ko. Pwede ka magturo or sabi ko tinan mo to si Perf De Castro. If you seen his she's YouTube Oy, blog, no? I know him. Yeah, so si Perf. Yeah, he's really a professional guitarist. But yes. Do you tuloy siya yung blog niya sa YouTube? And besides that, he do private teaching, but you don't know that, right? And I'm sure. Sabi ko nga, o ba di ka gumawa ng class? Naku, ang dami na eh. Yan yung laging reason ng lahat. Ang dami na gumagawa. Ayun nga eh. Ang daming gumagawa, ibig sabihin may demand. At saka, hindi mo naman intention na yung 73 million Filipinos mag-enroll sa'yo. Siguro baka magkaroon ka ng isa o dalawa o tatlong estudyante. Buhay ka na kasi kakain din ng oras mo yan. Diba? So, yun. Next is, paano ba to, JD? Saan ako magtuturo? Wala akong ano eh, cellphone lang. Platform. Wala akong laptop. Siyempre, kailangan mo ng laptop at cellphone. Pero magsimula ka naman sa mga mabababang level. Cellphone is okay kasi ang cellphone built-in na yung camera. Built-in na rin yung mic. Lalo na kung meron kang headpiece. So no excuse ha. Sabi mo na naman, wala kang excuse. Wala. Siyempre, unti-unti ka rin magle-level at mag-i-invest. Diba? Ngayon, anong gagamitin mong platform? Mga Team Lamon. Social media. Libre yan. Walang bayad. Facebook pages. Okay. Ang tanong, ang dami mong kilalang business owner sa totoo lang. Pag tinanong ko, do you have a Facebook page? Ay, wala eh. I ask them, why? Wala. Tapos, yung iba may Facebook page. Pag tinignan mo, wala. Zero. Yung mail laman, pero there's no marketing value. There's no, ang tawag namin mga digital marketers, there's no content marketing. Content marketing is not about just posting and ranting na hashtag, nag-awi na naman kami ng asawa ko. Hindi ganun ang digital marketing. So, video conferencing tools, libre din. Diba? Zoom, may free account. Siyempre, kung kumikita kita, ano ba naman yung magbayad ka ng every month? Diba? May StreamYard, merong BeLive, eCam. Lahat ito ginagamit ko na. At laging ambassador, actually, yan ang ambassador of StreamYard and eCam. And sa Zoom hindi, they don't have that kind of program. So, video conferencing tools, and then social messaging tools. Ano yan? And the Messenger, Viber, WhatsApp. Oh my gosh, ang dami. No, there's Signal, Telegram now. And ngayon, may bagong Clubhouse iPhone. I have a show in Clubhouse. Clubhouse is an audio, pero exclusive lang siya for iPhone users. I will invite Laila to be part of Clubhouse kasi by invitation lang yan. And then Laila, you can invite Mon. Yes. Ganun siya. It's really nice. You meet a lot of people globally. And there's a lot of meetings. Si Mark Cuban, si Kevin O'Leary, nagtotalk sila doon. And you can just interact by audio. Hindi mo na kailangan mag-ayos. So yun yung Clubhouse. So yun yung mga ways. And then marami ring paid talks sa Clubhouse. And then there's LinkedIn, di ba? Huwag natin kalimutan. So next, doon na tayo sa workshop. May tanong ba tayo doon sa workshop? Naku sir, ako medyo napapressure na po ako sa oras natin ngayon. So medyo kailan din i-fast track talaga ng konti. Sige, i-fast track ko na. Thank you. So digital services, digital freelancers. Ano na itong mga to? Ito yung mga Fiverr, Upwork. Yung Fiverr is a site. So I think may image ako sa so yung mga binabanggit nyo ngayon sir, mga ano po ito, online site na binabayaran po ba yan? O ito yung may subscription po ba? O ito yung mga free? Etong mga site na to is mag-upload ka ng account mo at doon mo i-offer service mo. For example, tapos na tayo sa online teaching ha. Opo. So digital services.
ano-ano yung marketplace? Fiverr, yan yung sikat, tsaka Upwork.com. Puntahan nyo lang yan, Fiverr and Upwork. Google nyo lang yan. Ano yung pwede mong gawin dyan? O pwede kang mag-offer dyan ng logo making. Marami, syempre pag-aaralan mo, at sinabi ko, kailangan pag-aaralan. Yung background removal, kunyari yung sapatos, may background. Syempre bago mo ilagay yan sa website ng isang kliyente, kailangan matanggalin yung background, gawin mong puti. Alam niyo ba marami nagbabayad dyan? Ngayon sa Fiverr, libo-libo ang kinikita ng mga freelancers dyan. I tried it, but syempre, if it's not for me, it's not for me. I don't find joy in doing background. but yung sinasabi ko lang, napakasimple nun. Biro, tanggalin mo lang yung background. At may cost yan, $5 for 5 pictures. Tapos nagpagawa sa kanila, they are being paid in dollars. Okay? Okay. And then video editing. Facebook post design and yung Facebook banners, gumagawa rin ng ganyan. Video thumbnails ng mga YouTube maker, mga YouTube. Facebook ad post creation, Instagram stories creation, puro designing. Mm-hmm. Paggawa ng TikTok video, ino-offer na ngayon yan sa mga kahit sino. Totoo kasi yung kanyang restaurant, gawin mo ng TikTok yung restaurant ko. Yes. 2 minutes and then you can just focus on one. Mabubuhay ka na. Website development, of course, another level yan. You have to learn that. And mobile app development. Ano-ano yung mga free tools dyan na pwedeng gamitin dito? Canva, di mo kailangan magbayad. Yes. Pwede mo na siyang matest. Crello, C-R-E-L-L-O. Envato, okay? And yung Unsplash, you can get Unsplash stocks of pictures na mas magaganda, nakakaiba, na free. May free. May license ka to use it. And then remove.bg, okay? Remove.bg. So that's remove.background, remove.bg. Yeah, yan yung site niya mismo. And then free yan. Pero siyempre, may paid sila na additional features, but you can start using it already. Ano-ano mga tools? Medyo binilisan ko na. Zoom. Thank you, sir. OBS. StreamYard. BeLive. Ecamm. Kumu. I'm not endorsing anything. I'm just telling you the available platforms online. No? Bigo. And Kumu is Pinoy made, ha? Huh? Yes, it's Pinoy made. Facebook, of course. Ba't ka pala layo? Facebook. You do a show in Facebook. YouTube. Melon, as in M-E-L-O-N, yes. Prism. I have all of this and I'm using all of this. At marami pang iba. Actually, I just spoke to the CEO of Flute in India. I'm an ambassador of that. So that's another form of live streaming na pwedeng kumita yung live streamer. By donations, buy me a coffee. Habang nagsasalita kang ganyan, makakatanggap ka na ng straight. Hindi lang sa YouTube. And then, next is, so tapos na tayo sa digital services as freelancers. Ito naman yung affiliate marketing na sinabi ni Mon. Ano ba to? Ito, I'm an affiliate marketer of Amazon. Ibig sabihin mo, mag-a-apply ka para maging authorized dealer. Parang ganon. Ngayon, maraming vulnerable na Pinoy natin ang medyo nabiktima ng iba mga kumpanya na nag-offer ng franchise na online. Pero when I looked at it, I said, this is not franchise. It's affiliate marketing. So, affiliate marketing, walang bayad when you join. Pero ito mga kumpanya nangingin ng 100,000 para magkaroon lang sila ng link. So for me, that's unfair. Okay? So if I'm gonna make one an affiliate marketing of SMI Digital, you just need to sign up and that's it. I'll give you a unique link where if people nag-click doon sa link na yon at bumili, you get straight commissions. So ano yung mga affiliate sites? Amazon, eBay, eBooks. Tsaka marami ding software developer. You can go direct. Ang ginawa ko kasi, Laila, alam mo naman na kung makapal mukha ako, diretso nag-email ako at tumawag ako dito sa mga may-ari ng kumpanya through Facebook, through LinkedIn. And I really applied for it. And masaya naman ako, they all approve me. Of course, they're gonna ask you a few questions. No? So, and then another one is dropshipping. Sikat to. Diba? Yung Shopify, yung AliExpress, there's Etsy, there's Dropshiply. Ganun din. Ang ginawa ko, nag-direct na lang ako sa mga brand at tinuagan ko sila diretso. Kasi AliExpress is like Alibaba, is like Lazada sa China eh, di ba? So, minsan sa totoo lang, hindi lahat credible yung mga pwede mong makontak dyan. Pwede kang maloko dyan. Pwede kang magbayad, hindi sa deliver. So, that's why ako, I do my research talaga bago ako maging partner sa isang brand. So, yun. I think those are the top three muna. Nakalimutan ko yung live streaming. Okay. Ito yung ginagawa. Oh, nabanggit mo naman yung OBS. Very quick, nabanggit mo naman siya. Online selling. Marami nag-online selling. If you're doing it the right way, not... If you do it the wholesome way, you're doing it right, okay? Virtual host. Ayan, marami tayong kaibigan na kinukuha ko sa host. Ang isa natin na kinikilala niyo siguro si Archie. Archie Sapanta. Yeah! Kuya Archie. Virtual shows.
virtual events, and then of course your own online show. Ngayon, special cases yan, syempre, dapat may value yung show mo. It's either nakakatawa, may natututunan, di ba? And then, you know, that's gonna level up you also as a live streamer. Kaya importante din, sir, yung branding, you know? Tama ho ba? At least you know what you are going to focus on. And your market, kung sinong target market. Yeah. Actually, when maganda yung sinabi mo, no? Bagitin ko lang naman ng mabilis. Maraming misconception about branding. Yung iba, inuuna yung brand, inuuna yung forma. Pero yung servisyo, zero. Balay. So, like ako, no? In my opinion, binaliktad ko eh. I just started doing the services. I serve the clients. I offer the premium. And then after that, my services, the output, dictates the branding. Yun na. That's how I put things when you say branding. Na focus na lang mula sa wide variety at least nakapag-serve ka na agad. Sir, in general, kasi marami ka na nabanggit na mga parang avenues, no, na pwede nating gamitin through online para ikaw ay kumita, mga kapatid, no. Ano-ano po yung dapat tandaan ng mga tagapakinig, tagapanood po natin ngayon na gustong i-try ito? Ano ho yung dapat na meron sila para sila ay magtagumpay gaya po ninyo? Okay. Si Kevin O'Leary, sikat to eh. Sabi niya dito, ano ba yung sikat na entrepreneur, yung pinaka-okay na characters? Sabi niya, dapat yung hindi sumusuko. Yung marunong mag-pivot. Yung hindi natatakot mag-fail. Alam niyo, marami mga self-proclaimed coach dyan na ingat lang din tayo. I do attend webinars also, but pinipili ko talaga. Kasi when someone would talk about something, I make sure na credible siya to talk about it. So, number one, si Elon Musk, sabi niya, first principle. Ano ba yung first principle? Ito yung the power of thinking of yourself. Ibig sabihin, you do your own personal research. You will get your own learning. Okay? You buy books. Okay? Kasi ang dami. Attend ng webinar. Attend na to. Wow, inspired. Yeah! I'm gonna be rich. Papapicture with the book of John Maxwell. Hindi man binasa. Hindi naman in-apply. So, marami akong ganyan. Actually, guilty din ako dyan. I was like that before. Okay, when I go to a bookstore, I buy this, I take a picture. And then, alam mo, feeling mo, pauwi ka na sa bahay mo, yeah, I'm gonna read this, yaman ako. Pero nag-procrastinate. Wala nangyari, di ba? So, second, first principle, ibig sabihin, you do your own research, you do your own practice, you do your own rehearsal, you do your own application, you do everything on your own, and then you will learn from it. That's the best teacher. And then, pangalawa, spend time to study, research, learn, and practice and apply. So 11 yan, ha? Yon. I am sure 100% you're gonna make it. Alright. Can I show the last graph, yung kinakita kanina for my outro? Ay, balik na natin yung kanina, yung wheel of bilog. Ano? Oh, may bilog. Yan. Yung wheel. Ano yun, sir, tungkol saan yun? Ay, nalang, papakita ko lang sa inyo na hindi ako haw-shaw. Na yan yung mga... Nako, sa mga binanggit nyo po yun, halatang hindi haw-shaw. Pwede nyo balikan, mga kapatid, yung mga binanggit ni Sir JB, ha? Hanapin nyo po yung mga site na yun. Yan. Yan lang yung mga ano ko, personal, me, earnings, okay? So, kung nakikita nyo yung green, yung pinakamalaki, yan yung virtual events. So, ang score ko dyan is 10 yung pinakamalaki, 1 yung pinakamababa. So, yan yung mga source of income ko. Kumbaga yung mga gripo ko. Mm-hmm. Na may magic show dyan. Mm-hmm. I think the magic show is number 8. Mm-hmm. Yan. So, yung pinakamaliit sa akin dyan is yung webinar sa ngayon. Kasi minsan hindi ko na nakakope up. And then, yan. So, these are my, I don't know kung nakikita nila, but yan yung aking mga pinagkakakitaan. Doon yung mga binanggit ko kanina, I practice all of them. So, where can we find you, Sir JB? San ba namin ikaw pwedeng makontak, mahanap, para sa mga interesado na nai-inspire ngayong umagang ito? Well, you can just visit my page. It's JB, JB Dela Cruz Digital. Okay? And then I have a website, jbdelacruzdigital.com. Siguro yun lang personal, pero marami kasi ako website. Yan, and yung office ko niyan, walang tao dyan kasi pandemic. So, you can just visit that. That's the website of my corporate, SMIDigital.marketing. Mm-hmm.
Okay, that's it. Oh, here it is. And email. And then, or JB, yan, yun na lang. Yan, yung sakto. Laila. Ito. Yan. Yung JB Dela Cruz Digital. Facebook, just message me. And yes. Then, hanapin nyo lang po si Sir JB. Yan. Marami namang lumalapit sa atin dyan nang hingi ng advice. Mm-hmm. I'm okay with it. Okay, thank you so much, sir. JB. We hope to have you back sa show. Ah. Huwag ka magsasawa sa amin kasi dapat matutunan sa internet. Hindi lang basta FB live, no? Pagkakitaan natin yung mga FB live na yan. Thank you so much, JB. Thank you, Team Lamon. Weekend. Salamat, sir. Have a great day. Weekend. God bless Bye. You. Bye. More power Likewise. To you. Ayan po. Leng. Si Sir JB. Mm-hmm. Okay, so sa oras po natin na to na 5:38 na po ng umaga, diretso na natin siguro. Mamaya po, again, ha, yung mga nagpapabate, kung may oras pa po tayong sobra, later on, we'll try to greet you as much as possible or to read your messages. But for the meantime, 5:39 na kagad. Kaya bilis-bilis talaga ng oras. Tayo na po yung maghatid ng mga balita at impormasyon sa pamamagitan po ng Kaalamon. Pasok! Aalis ka na ba? Baka naghahanda ka na ng pang-almusal. O baka naman patulog ka na sa ibang bansa at gusto mong malaman ang happenings sa Pinas. Kaya, wait a minute! Bago ang kaping, mainit! Pasok! Kaalamon! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po ay Biyernes, 14 na araw ng Enero taong 2020. Ako po ang inyong 2022. Ako po ang inyong lingkod, Mon Gualvez. Hatid po namin sa inyo mga balitang diretso, mabilis at napapanahon. Ako naman po si Laila Chikadora Pangilinan at ito po ang Kaalamon. Narito na ang mga pampagising na balita. Panibagong all-time high na bagong COVID-19 cases na itala po kahapon. Pero alert level 4, hindi pa rin daw kailangang itaas ayon sa Okta Research Group. Quarantine period para sa mga bakunadong nagpositibo sa COVID-19, pinaikli na po ng DOH. Close contacts, hindi na i-re-require na magpa-swab test kung wala namang sintomas. Pinapataw na dagdag singil ng mga bangko sa online money transfer, hinirit ni Senador Sherwin Gatchalian na ipatigil muna. Habang si Senador Manny Pacquiao naman kinwestiyon kung bakit hindi pa rin kasi universal ang contact tracing app na dinevelop mismo ng pamahalaan. Drive-through vaccination sa Luneta, 24 hours na ang operasyon simula ngayong araw. Preliminary conference ng COMELEC sa disqualification cases laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos, aarangkada na. At Isko, Sara Tandem, pinalulutang ng ilang taga-suporta ng dalawang kandidato, pero Mayor Sara Duterte, hindi raw ito matatanggap. 5:41 na po ng umaga mga kapatid, diretso po tayo sa detalye ng mga balita. Pumalo sa panibagong record high na mahigit 34,000 ang bilang po ng mga bagong COVID-19 cases na naitala ng Department of Health o DOH kahapon. 82 ang mga bagong nasawi habang higit 4,000 ang mga bagong gumaling. Sa higit 78,000 pinakahuling tinest, 47.9% ang nagpositibo. Sa taya naman ng Okta Research Group, bumabagal na ang hawahan sa Metro Manila. Pero severe outbreak pa rin po itong maituturing at nakikita pa rin ng grupo na magpipik at aabot pa sa 20 to 25,000 na mga kaso sa NCR sa mga susunod na araw. Kailangan din umanong bantayan ng mga probinsya gaya ng Benguet at Bicol kung saan tumataas ang bilang ng mga pasyente. Sa kabila nito, hindi naman daw nakikita ng Okta na kailangan ng magtaas ng alert level 4 dahil ngayon pa lang ay naghihigpit naman ng restrictions. Yan ay lalo't dumarami rin ang nagkakasakit sa hanay ng mga pulis. Sa NCRPO, umabot na sa halos 400 na mga aktibong kaso pero 98% naman ang fully vaccinated na. Maging si PNP chief nga na si General Leonardo Carlos, positibo rin sa virus. Kaya iniutos na rin niyang dagdagan ang isolation facilities sa mga kampo, lalo na sa NCR. Nagtalaga rin daw ng mga reserved force na pansamantalang papalit sa mga pulis na tinamaan ng COVID-19, lalo na sa mga checkpoint. Mas pinaikli ng Department of Health ang quarantine period ng mga bakunadong positibo sa COVID-19. Hindi na rin i-re-require ang swab test sa mga close contact na wala namang sintomas. Para sa detalye, narito po ang report ni Maricel Halili.
Napupuno na naman ang mga ospital at isolation facilities. Kaya ang Department of Health, iniklian na ang quarantine period. Sa inilabas na bagong protocol ng DOH, basta mild COVID-19 cases, 7 araw na lang ang required isolation kung bakunado ang pasyente. Mula yan sa dating 10 araw. 10 araw pa rin ang isolation sa mga iisang dose pa lang o talagang hindi bakunado. Kung asymptomatic at fully vaccinated, 7 araw na lang sila sa isolation pero 10 days pa rin sa mga walang bakuna. Mananatili pa rin sa 10 araw ang quarantine ng mga COVID patients sa may moderate symptoms, bakunado man o hindi. 21 days pa rin ang quarantine period para sa mga severe cases, bakunado man o hindi. Kung immunocompromised o yung mga may autoimmune disease, cancer o mga bedridden, kailangan ng negative RT-PCR test pagkatapos ng 21-day quarantine. Simula ngayong araw, kung close contact at asymptomatic, 5 araw na lang ang quarantine mula sa dating 7 araw kung fully vaccinated. 14 days sa mga hindi bakunado. Sa health workers, 5 days na lang kung fully vaccinated habang hindi naman kailangan i-quarantine. Ang health workers na may booster shot